Hi guys! Welcome back to my channel, Epsatwina. If this is your first time to visit my channel, please like, share, subscribe, and hit that bell for future vlogs. At ito nga, dahil nga nabanggit natin na puro tungkol sa kasalang simbahan ang ating content for the month of June, tuloy na natin yung bakit mahalaga ang kasal. Syempre, nasagot na yun dun sa aking first video. Tapos, in this video, alamin natin kung ano yung mga canonical requirements. Canonical requirements and wedding preparations pag kayo ay magpapakasal sa simbahan. Syempre, kaya kailangan din ng mahaba-habang preparations kasi may mga requirements na dapat isubmit. Okay, syempre first requirement naman. Ito may ano ako ha, may reference po ako dahil hindi po ito galing lang sa akin. So, of course, tinagdaanan ko na rin naman to, kaya lang mga... Ilang taon lang nakakalipas. Hindi ko na masyadong maalala, kaya may reference ako. At syempre, the first canonical requirement na kailangan ng both parties, ng lalaki at ng babae, ay baptismal certificate at ang confirmation certificate. Siyempre, kailangan binyagang Kristiyano ka, binyagang Katoliko ka, para maikasal ka sa simbahan. Dapat tumanggap ka ng sakramento ng binyag, kayong dalawa. Yung baptismal certificate, siyempre, masisecure nyo yan kung saan kayo bininyagan ng simbahan. Madali na lang yan, di ba? Pero kung hindi pa kayo nabibinyagan sa Katoliko ever, wala tayong choice kung hindi magpapabinyag talaga para maikasal sa ating iniirog. Yung sakramento ng kumpil ay dapat meron po kayo niyan. Siyempre, both parties. Tapos yung kumpil naman, hindi yan masyadong problema. Kailangan nyo lang maglaan ng panahon at stipend or love offering or donation. Kung ang simbahan na napili ninyo ay hindi nagbibigay ng kumpil ng, let's say, monthly, pero pa akong mayroon rekomenda sa inyo simbahan. Re-recommend eh. Sila talaga every Thursday and Saturday, if I'm not mistaken. Ngayon, wala na silang Sunday. Puntahan nyo na lang San Miguel Church. Doon po yan, malapit sa Malacanang. Sila po ay nagkukumpil. Doon sa mga ikakasal na, yung kailangan na kaagad yung confirmation certificate, San Miguel po. I-search nyo na lang po sa Google po. Siyempre sa Archdiocese of Manila po yan. At sa Quiapo, inquire na lang din po kayo, alam ko nag-o-offer sila. Pero sa San Roque Cathedral, kung alam nyo yan, sa Caloocan, nag-o-offer sila once a month ng kumpil. Okay? Hindi po makakasal pag wala ang dalawa na yan. Ha? That's the basic requirements. Kung nga pala, maalala ko lang po ha, itong mga certificate na isa, submit ninyo sa kung saan man ninyo gustong magpakasal na simbahan. Yung baptismal certificate at saka yung confirmation certificate ay dapat may note or may annotation na for marriage purposes only. Sabihin nyo, ay may baptismal certificate na ako dito sa bahay eh. So hindi po, you have to secure another one, kailangan may nakalagay na for marriage purposes. Yung copy nyo ngayon, eh syempre, yan ay binigay naman sa inyo nung bininyaga kayo, walang nakalagay na marriage purposes dyan, di ba? So, yun. Kailangan po yan. Yung may marriage purposes. Both baptismal and confirmation certificate. Siyempre, kailangan ng marriage license. Ano ito makukuha? Siyempre, sa local civil registrar's office of either of the parties. Ibig sabihin, kung ang iyong iniibig ay taga-Tugigaraw, pwede kayo doon kumuha. Tapos, kung yung isa naman ay nasa Maynila, pwede rin sa Maynila. Nasa inyo mong dalawa kung saan nyo gustong mag-secure ng marriage license. Pagka below 25, kailangan may parents' consent. Okay? Another one. Pag below 25, kailangan may parents' consent kapag magpapakasal. Ha, bayan? Magpaalam sa magulang, wag pala desisyon. Kung mag-asawa na, sasama na, naikasal na sa civil wedding. Kasi halimbawa, syempre, inuuna muna yung civil wedding, di ba, bago yung church wedding.
wala namang problema doon. Kailangan nyo lang ma-present yung inyong marriage contract doon sa simbahan na mapipili. Okay, ito naman may dinatawag tayong joint affidavit of cohabitation. Halimbawa, dumaan naman sa testing process. Testing process to, no? Under Article 34 of the Family Code, if the couple has been living together for 5 years or more, this can be secured from a notary public. Yun po yung joint affidavit of cohabitation. Live-in na, and tested and proven na ito na talaga ang gusto kong makasama for the rest of my life. Ayan, kailangan nyo po kumuha nun. So, then, you'll have the certificate of no marriage or CENOMAR from PSA or NSO from both the contracting parties. So, syempre, alam naman natin na dapat single pag ikakasal. Para mapatunayan yan, kailangan may resibo. That's the CENOMAR na makukuha sa PSA. Kailangan yan ng babae at lalaking ikakasal. Kailangan makapagpakita po kayo niyan na kayo ay talaga ang walang masasagasaan na kung sino man na walang tututol sa kasalan. Diba? Para tuloy-tuloy ang kasiyahan. Tuloy-tuloy na yan sa forever. Tapos, permit and ecclesiastical bonds to be published in the parishes where both contracting parties reside for 3 consecutive Sundays. Kung minsan, mapupunta kayo sa mga parish offices, makikita ninyo mga marriage bonds, basahin nyo. Kasi kaya po nakalagay yun dun para ipagbigay alam na si ganitong lalaki at ganitong babae ay ikakasal sa ganitong petsa. Para kung meron man pong mga technicalities, merong mga dahilan, kayong nalalaman na dapat hindi matuloy yung kasal. For example, there was a previous marriage na hindi dineclare. At least, malalaman ng simbahan. Hindi matutuloy ang kasal unless sila'y planchadong-planchado na ang mga bagay-bagay para sa pagpapakasal. Okay? Kasi syempre, kailangan natin ng walang gulo pagpapasok sa buhay mag-asawa sa kasal. Diba? At syempre, kailangan natin ng list of names of sponsors. Godparents or ninongs and ninang. So syempre, pagkukuha tayo ng mga ninong at ninang, yung talagang makakatulong sa atin, sa ating buhay mag-asawa. Yung tulong in the sense na magagabayan yung ating pagsasama, yung ating relasyon. Talagang ehemplo, hindi dahil congressman, mayor, sikat, malaki magbigay, yun ang kukunin na ninong at ninang. Hindi po yan magandang ideya. Ay, kunin mong ninang yung anak ni Kapitana or si Kapitana mismo. Hindi siya, para sa akin po ha, kasi depende rin naman po. Kasi in the long run, kapag nagkakaroon kayo ng problema, mag-asawa, hindi mo naman mahihingan ng tulong yung mga bigatin na kinuha mo nung kasal. Kasi, di ba, sa totoo naman, hindi naman yung laging smooth sailing sa pagsasama. Kailangan nyo ng guidance, kailangan nyo ng gabay, kailangan nyo ng mahihingian ng payo na makakatulong sa inyong relasyon. Kaya, yun ang role ng mga ninong at ninang. At syempre, we have here yung pre-cana counseling session seminar. Ni-schedule to ng simbahan kung saan kayo magpapakasal. Pre-cana. Maganda yan. Magandang atinan yan. Magandang makinig dyan sa pre-cana na yan. And syempre, a day before the marriage, mga ganun yan ginagawa. There should be a good confession. Dadaan po tayo sa sakramento ng kumpisal. Diba? Ang saya. Yung enjoy niyo yung process ng wedding preparations, talagang mababand kayo sa preparations pa lang. Tapos, syempre, pag nakumpleto na yung mga requirements, kailangan dumaan sa canonical interview. Anong ginagawa sa canonical interview? In my experience, sa canonical interview, kausapin lang naman kayo ng deacon or priest or fray. Siyempre, kwento niyo yung love story ninyo. Talagang titingnan na talaga kung decidido or willing na ba kayong makasama itong lalaking ito or itong babae na to for the rest of your lives batay sa mga sagot na sasabihin ninyo. Kasi kung hindi pa malalaman or maramdaman ang mag-i-interview sa inyo na parang kayo may pag-aalanganin, aba, malaking usapin yan. Umupo muna uli kayo sa isa pang sulok at para mag-usap kung ito na ba talaga?
Disidido na ba talaga ako kasi hindi po biro ang pumasok sa buhay pag-aasawa. Alam natin yan. Kaya para maiwasan yung ayawan agad kapag may konting problema, dito pa lang sa wedding preparations, alamin nyo na talagang dapat, ano ba, tanggap nyo na ba ito? For better or for worse ba talaga? Or for better lang? Or for good health lang? Yung ganun. Kasi hindi naman tayo dito naglalaro. Masayang umibig. Masarap sa pakiramdam yung nagmamahal ka at minamahal ka. Pero it's not all about that habang kayo'y nagsasama sa araw-araw pag kayo'y mag-asawa na. Ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa kung paano ninyo iibigin or pipiliin pa rin ibigin ng isa't isa sa mga panahong hindi sila or hindi tayo kaibigin. Alright, so I will give you more of this sa mga susunod ko pang video. Sa ngayon, ito lang po muna. At maraming salamat po sa suporta, sa mga nanonood, sa mga nagko-comment dito man sa aking channel at saka sa private message. Yan ang sinasabi ko, kahit maraming naghihiwalay, you have to create your own story because your own love story is beautiful and it deserves to end to an altar date. I will see you next time, guys. May God bless us all. Thank you for